Okay, so magandang madaling araw na naman mga kasibak. Andito na naman nga pala si Momo ng si Bakerox ng Okada. At nandito na naman tayo sa isang segment natin na madaling araw kwentuhan. Pero as usual, kapag gumagawa naman ako ng content, pagbigyan nyo na ako rito. Gusto ko muna magpasalamat syempre sa MMVT Clothing kay Boss Jack. Syempre, J Barack Works, JCS Racing kay Boss Pong and Boss King, Team Graffiti Suicide Squad, siyempre, Shifter Helmet Philippines, Ego Helmet Philippines, Sun Racing Philippines, at sa lahat ng mga kasibak natin. Okay, so bago ko pumunta doon sa pinaka-topic natin, mga kasibak, maraming nagtatanong sa akin kung paano raw ba makaka-avail ng stickers ng si Bakerox ng Okada. Lilinawin ko lang, mga kasibak, hindi ko ito binibenta. Okay, libre lang to sa kung sino man makasalubong sa akin sa daan o kung sino man makakita sa akin. Kasi hindi ko rin alam personally paano ang gagawin para mabigyan kayong lahat, okay? So, pagpasensyaan nyo na kung medyo mahirap akong hagilapin. Pero hopefully, magkita-kita tayo sa daan na kung saan businahan nyo lang ako, kalabitin nyo ako kung ano man. Eh, bibigyan ko kayo neto. Pero medyo tipid lang tayo sa supply ha, hindi pa ganun karami ang hawak ni Momo na ganito. Okay? So, pumunta na tayo doon sa pinaka-topic natin para sa madaling araw kwentuhan nga na to. So basically, mas kilala niya si Momo na seryoso nga, o kaya naman, eh medyo realistic, kumbaga, yung mga content natin, especially when it comes to review ng mga pyesa, motorcycle, gears and accessories, etc., etc. So napansin niyo na medyo kakaiba itong topic ko na to, kasi itong topic na to, medyo napag-uusapan na namin magkakaibigan to, ng crew nga natin, na kung ano-ano ba yung mga pandiin na pyesa na kasing presyo ng laman loob o ng pyesa o ng parte ng katawan ng tao. Okay? So, sa mga bagong nanonood pa lang sa akin, sana kung nagustuhan nyo man yung content ko na to, feel free to subscribe na rin. I-like nyo na rin kami sa page, sa Facebook. I-search nyo lang si Bakerox ng Okada. Ganun lang kasimple, like nyo na rin. And kung nagustuhan nyo, subscribe, then click the bell button na rin. Okay? So, eto na nga mga kasibak. Bakit ko ba naisip na gawin ang pinaka-content ko na to. Na kung tutuusin, nakakaloko nga naman kung iisipin. Pero hindi naman ibig sabihin na imposible itong hindi gawin ng mga individual na masyadong hardcore talaga, lalo na sa mga pyesa ng kanilang sasakyan o ng kanilang motor. Okay, so wag na natin patagalin. Simulan na natin sa unang-una pa lang. Okay, so eto na. Okay, so ang unang-una nga sa listahan natin, walang iba kundi ang mga pandiin na shocks. At ang ginawa ko nga example, walang iba kundi ang isa sa mga kilalang pandiin na pyesa pagdating sa suspension, walang iba kundi ang tinatawag nilang original gold, which is Ohlins. Okay, so ang gagawin nating sample ay ang Ohlins ng Aerox, NMAX at XMAX. So basically, naglalaro sila sa presyo na around 40 to 50,000. Per pair, depende kung saan mo siya bibilin. Okay, so ano ba ang katumbas niya na parte ng tao na masasabi natin na pwede nating ibenta nang hindi naman tayo namamatay and magkakaroon tayo ng kakayahan bilin tong pyesa na to. Walang iba kundi ang madaling o ang palagi sinasabi ng tao na pwede na natin ibenta kundi ang liver o ang atay. Okay, kasi ganito yan. Una sa lahat, illegal ang pagbebenta ng atay. Alam naman natin yun, illegal ang pagbebenta ng liver. Nasa black market to, hindi ko alam kung saan nyo to pwedeng ibenta. Pero kung talagang desperado ka magkaroon ng pandiin na pyesa at wala kang budget, ito yung pwede mong ibenta. Okay, ayon sa pagre-research ko, ang presyo ng isang healthy na liver na atay ay nasa around 100,000. So basically, may pambili ka na ng Ohlins mo, may extra ka pang pambili ng ibang pyesa. Okay? Which is very unnatural talaga sa atin. Pero kasi ang nakakatawa rito, masyado na talagang mainstream ang kwentuhan pagdating sa pagbenta ng laman ng loob ng tao na walang iba kundi ang atay nga natin. Okay? So yan ang number one natin sa listahan. Punta naman tayo sa pangalawa. Okay, so punta naman tayo sa pangalawa. Pero mga kasibak ha, disclaimer lang, hindi ko kayo in any way ini-encourage na magbenta ng kahit anong klase ng laman loob nyo para makabili ng pyesa. Okay, so punta naman tayo sa pangalawang nasa liksik namin
na pwede mong ibenta, ito medyo legal to. Pero kung tutuusin, medyo mahabang proseso to bago mo maipon ang pambili sa pyesa na to. Ano ba ang pangalawang pyesa sinasabi ko? Walang iba kundi ang magandang klaseng brake calipers such as Brembo, AP Racing, Formula 88 ba yun or something, o kaya naman, let's say sabihin natin, si tunay na Nisse na lang. Walang iba, kundi ang iyong buhok. Okay? Paano ko ba nasabing buhok mo? May mga entity talaga na bumibili o tumatanggap ng mga donations na may kapalit na cash nga ang iyong buhok. Oo. Pero kasi, ayon sa mga nasa liksi ko, may mga pagkakataon na binibili ito ayon sa kilo, ayon sa haba, ayon sa ganda o kung ano man. Pero mostly, naglalaro ito around 500 to 2,500. Depende dun sa maisusupply mong buhok, dun sa handa kang bumili na ito. Okay? So ito medyo legal kasi wala namang peligro o wala namang problemang maibibigay sa isang individual kung magbebenta ka nga naman ng buhok mo. Pero kung bibili ka ng Brembo, AP Racing, mostly, ang mangyayari, magkano ba ang Brembo na, sabihin natin yung generic color lang niya, around 15,000 ang 4-pot, 10,000 ang 2-pot. So kung 2,500 ang maximum at nagkataon na nabiyayaan ka ng magandang buhok, 2,500 yun, let's say, so apat na beses mo pang papahabain ang buhok mo, and it takes time. Tingin ko para sa'yo mas maganda na lang mag-ipong ka kesa ipunin mo yung buhok mo, di ba? Tama? Okay, so punta naman tayo sa pangatlo. Okay, so mga kasibak, punta na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo naman ay walang iba kundi ang mga mamahaling tornilyo like Itzalaya bolts o kaya naman yung mga Titanium Pro na magagandang klaseng tornilyo. Ang nakakatawa rito, ang mga pwedeng isakripisyo sa katawan mo para mabili ito, ay walang iba kundi ang iyong dugo. Oo, something na medyo mainstream na rin, na alam na rin natin na maraming blood bank dyan ang handang bumili ng dugo mo ayon sa dami ng kaya mong ibigay at depende syempre dun sa health ng dugo mo. Mostly, ang presyo ng isang bag ng dugo o isang pint na sinasabi nila ay around 300 to 1,000 pesos. Pero ito lang ang masaklap dun kasi bak. Sa simpleng 300 pesos na isang pint ng dugo mo, eh kulang pa to pambili. Hindi, makakabili ka naman siguro isang disc bolt o isang body bolt ng Itzalaya pa lang. Pero when it comes to Titanium Pro, kung ako sa'yo, magsimula ka na kumain ng maraming atay ngayon. Dahil kailangan mo ng maraming dugo para makaipon para dito. Okay, so punta naman tayo sa pang-apat namin. Okay, so punta naman tayo sa pang-apat. Dito, itong pang-apat na parte ng katawan ng tao na to, eh maraming susubok at handang magbigay ng ganito, lalo na sa mga kalalakihan. Pero kasi mga kasibak, walang iba. Ito na nga yung tinatawag nating similya. Okay? Ang mod tax mo lang naman kasi bak. Okay? Yan. Binibili rin yan. Pero katulad nga nung sinabi ko kanina, depende pa rin siya doon sa maibibigay mong dami at depende pa rin doon sa health na mabibigay mo na similya mo nga. Ang presyuhan naman nito mostly is around 2,000 to 4,000 pesos. So ano yung possible na pwede mong mabili? Possible na mabili mo na pyesa sa halagang to na pandiin. Okay? Walang iba kundi ang mga carbon-carbon parts mo. Okay? Pagpalagay na lang natin, isang putok mo at may magandang ang nangyari at nabili ito ng 2,000, makakabili ka na ng maliliit na pyesa ng motor mo na pwedeng maging carbon. Tulad na lang ng ducktail ng Aerox, gauge cover ng NMAX at kung ano-ano pa. Pero kung gusto mo palitan ang spada ng NMAX, eh makakarami ka muna dyan kasi bak. Okay? So, punta tayo doon sa pinakahuli namin na gustong-gusto ko talagang i-share sa inyo. Okay? So, eto na. So, eto na nga yung pinakahuli kasi bak. Eto na yung top 5 natin. Pero, medyo kakaiba to kasi hindi siya laman loob. Kundi ang directly pwede mong ibenta ay yung buong katawan mo. Paano buong katawan ibig ko sabihin? Siyempre, papasok sa isip mo kasi bak mamumokpo ka bilang lalaki. 150 lang sa bakla. Wala kang mabibili niyan. Okay? Ay, sorry, kung may nasagasaan ako sa sinabi ko, pasensyaan nyo na. Pero real talk lang. Diba? Hindi mo mabibili yung mga pandiin na pyesa mo dyan. Okay? Ano mang ibig ko sabihin na pwede mong ibenta yung katawan mo? Ibenta mo yung katawan mo sa mga pag-aaral. For example, yung sleep studies, pwede naman yung psychological examinations na pwede kang pag-aralan ng iba't ibang mga profesional o kaya naman ng mga estudyante na nag-aaral sa mga ganitong bagay. Okay?
So, paano ba ang presyuhan nito? Depende doon sa pag-aaral na gagawin sa'yo. Minsan nga, umaabot ka lang ng 1,000, 5,000, pero may pagkakataon na milyon ka babayaran para dito. Lalong-lalo na kung malaman nila may kakaiba sa katawan mo, may kakaiba kang... Paano ko ba ibig sabihin to? May kakaiba kang abilidad sa whole body system mo na kung saan makikita nila interesting to na pag-aralan, lalo-lalo na ng mga ospital. Inuulit ko ha, kasi bak hindi kita ini-encourage na gawin mo to. Sadyang katuwaan lang tong post na to, pero sa likod nun, may katotohanan pa rin nakaakibat. Okay, so kung ganun ang presyo, mostly hindi na pyesang pandiin na mabibili mo, kundi motor na pandiin na. Diba? Malay mo, makabili ka pala ng BMW R90, makabili ka ng R1, depende pa rin. Okay? So, natuwa lang ako talaga sa content na to. Dito sa idea ko na to, in general, kaya ginawa ko na rin yung vlog. Kung meron kayong mga idea pa ng mga ibang parte ng katawan ng tao na pwede pang ibenta, feel free to comment it below. Nang sa ganun, magkaroon din ako ng idea, ano pa ba yung mga pwedeng ibenta? Pero huwag niyong iisipin na may binenta na ako. Hindi ko pa naman binibenta kaluluwa ko, don't worry. Okay, so ayun lang mga kasibak. Hanggang dito lang muna tayo. Sana kahit papano may natutunan kayong kalokohan dito sa vlog ko na to, dito sa content ko na to. And hopefully sa mga susunod na content natin, bumalik na tayo sa pagiging seryoso ulit. Okay? So hanggang dito na lang muna, syempre. Gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng subscribers natin, sa lahat ng mga kasibak natin, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na rin. Okay, so bago ako magpaalam, syempre, gusto ko muna mag-iwan ng munti naming paalaala na always strive for progress, not for perfection. Okay lang mabagal, basta umaabante, basta lagi mong tatandaan kasi bak, ang lahat ng mga maestro nagsimula sa pagiging estudyante. Okay, so hanggang dito na lang muna si Momo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod. Momo signing out for now. Bye-bye.